Hello guys! Welcome back to my channel! Sa panahon po ngayon, mga bossing ko na nasa loob po tayo na ating tahanan, ay mainam na gawin po natin ito para po pumasok po ang swerte, kapitan tayo ng swerte, at maitaboy ang lahat ng kamalasan. Sa panahon ngayon, kailangan po natin maging positibo. At ito pong aking ishare na ito ay tutulungan kayo maging positibo. At sa panahon po ngayon, ay mas kailangan po natin kumapit sa Mahal na Panginoon. Yan po ang numero uno po nating sandigan. At tayo po ay kailangan ay gumawa ng mga gantong pampaswerte upang sa ganon, yung kamalasan dumarating sa ngayon, ang pagsubok na dumarating sa ngayon, ay marireverse po siya. Ang pagsubok na ito, ang kamalasan na ito, ay magiging swerte. At kayo po mismo magugulat sa maaaring maganap dahil sa mga sunod-sunod na mga swerteng maaaring dumating po sa inyo. Ang video ito ay para po sa inyo. I-share mga bossing ay kailangan lamang ay merong positibong pananaw sa buhay at kayo ay naniniwala sa mga gantong pamamaraan. Tantsahin o pakiramdaman ang inyong sarili. Kung kayo po ay natapos nyo ang aking video at kayo may alinlangan, huwag nyo po itong tatangkaing gawin. Ngunit kung kayo po ay may lubos na paniniwala sa ganito, gawin nyo po siya. At yung tipo ba na masaya ka na hindi mo maware na gusto nyo siyang gawin, gawin nyo na po siya dahil ito po ay maaaring sinyalis na na dito kayo suswertihin. Tunay naman po kasi na napakarami mga pampaswerte. Yan po ay depende lamang kung paano mo ito gagawin. Kaya lagi ko po sinishare na bago ko simulan ang aking video ay lagi ko pong paulit-ulit na sinasabi na kailangan ay may lubos kang paniniwala. Kasi kung basta-basta ko lang gagawa po ng ganito, or kaya basta nyo na binuka sa inyong bibig, masabi lang na gumawa kayo ng pampaswerte, pero hindi naman ito tao sa inyong puso, hindi rin po yan tatalab. Ngayon po, kung iyan ay tao sa inyong puso at kayo ay may positibong pananaw sa buhay, at alam ninyo sa inyong kalooban na sa pamamagitan nito ay kayo suswertihin, dyan gagana ang inyong law of attraction. Kung anong iniisip, yan po ay magaganap. Kung anong salitain, yan po ay magaganap. Kaya salitain po natin yung mga magaganda para yan po ay maganap. Ngayon, kung kayo may mga gantong pampaswerte, lagi nyo maiisip na hindi kayo mamalasin dahil kayo marami mga pampaswerte. At yan po ay malaking tulong po sa atin ang ganyang pag-iisip. Kumbaga, instead na kayo'y naging negatibo, na kapag negative po kasi, kung anong naisip ninyong negative, nag-iinganyo pa yan, matulin po yan na pang-iinganyo ng mga negative. Kaya magpapatong-patong yan sa isipan ninyo at kayo'y panghihinanan ng loob, mawala ng pag-asa dahil na-welcome ang negative. Kaya mas mainam po mga bossing, huwag nyong i-welcome ang negative at instead na negative ay positive po ang inyo pong i-welcome. Mainam po mga bossing na meron kayong pang-spray. Ano po ba yung maaaring pang-spray ninyo na naubos na sa inyong tahanan? Tawa po ay meron kayong glass cleaner na pang-spray. Pwede po yan mga bossing. Ang gawin nyo, hugugan nyo lamang po ito. At lagyan ito ng konting suka at tubig, hugugan nyo. Pagkatapos, ibuhos nyo po siya. Lagyan nyo po siya ng mga kalahating tubig mga bossing. At kung meron po kayong gantong clove tea, ito po yung itsura po nito ay bunga po ito ng punong kahoy na napakabango na amoy star anise. Pero kung wala kayong ganito, pwede po ang star anise. Ayan. Ito po ang amoy po nito ay amoy star anise. Napakabango. Nakaka-relax. Ayan. Yan po ay clove tea. Dahil sa mga panahon ngayon, ayan, clove tea. Sa panahon po ngayon, ay wala na po kayong ma-orderan sa Lazada or sa Shopee. Kaya, star anise na lamang. Pero kung may makikita kayong ganito sa mga mall, sa mga supermarket, magtingin-tingin po kayo. Kasi, alam ko dati, merong ganito rin sa may supermarket sa Robinson. Pero, hindi lahat syempre. Pero, depende po yan. Pero, madalas daw po ito out of stock. Pero kung meron po kayong ganito, ito po ang ating ilalagay. Ibababad po sa ating pang-spray na tubig. Pagkatapos, magbabad din po tayo. Maghulog tayo ng isang stick na cinnamon stick. Isang stick lamang. Or kaya po, kung walang stick, ay pwede na po dyan yung ano. Kaya lang magbabara-bara po yan dyan sa inyong pang-spray kapag po powder. Kaya mas mainam talaga cinnamon stick. Pagkatapos, kung wala po kayong clove po ng ganito, pwede pong star anise. Siguro mga isang piraso, pero pag marami po kayong star anise, mga tatlong pirasong star anise, ibabad nyo lamang po yan ng 24 oras, ibabad nyo po yan sa may sinag na araw ng 6:30 hanggang alas 8 po ng umaga, ng Tuesday or Friday. Pagtapos pwede na po yan, gamitin nyo na po yan mga bossing. Mainam na tuwing umaga, mag-i-spray po kayo ng ganyan sa inyo pong main door. Sabi nyo po, pasok ang swerte, mag-i-spray po kayo.
At pagkatapos niyan mga bossing, obserbahan nyo ng 24 oras kung ano mga magaganap. Maaring may dumating kagad sa inyong blessing. Baka po isipin po natin, paano naman may darating na blessing eh wala nga pong trabaho, nasa bahay. Hindi po natin masabi, malay po natin, may kumatok po sa atin, may magbigay ng tulong. Halimbawa, may pera ka sa inyong pitaka, ibibili mo na sana ng grocery yan. Ngayon, may kumatok, may nagbigay ng grocery, hindi mo inaasahan. Ngayon po, nakaraos kayo ng buong isang araw or 2 days. Yung pera mo na ipambibili sana, naiipon mo, kumbaga hindi pa siya nagagastos. Nung ubus na inyong pagkain, nag-spray ka po muli, may kumatok muli, blessing na rin po yan. Tapos nakaraos na naman kayo ng 2 days, yung mga ganon. Hindi natin nga po masabi ang bukas. Maaring ngayon eh, nakakaranas kayo ng paghirap. Malay natin bukas ay tayo po eh ma-reverse po yan. Instead na kamalasan or kaya po ay paghihirap, yan po ay kasaganahan or kaya po ay swerte ang biglang dumating. Kaya hindi natin hawak ang bawat mangyayari bukas. Kaya kukupusin yung mga bossing, subukan nyo po itong gawin dahil mas mainam na meron kayong mabisang protection at pang-akit ng swerte. Higit sa lahat, kung kayo po ay umay na sa mga paghihirap na inyong pinagdadaanan. Wala naman po masamang maniwala sa mga ganito, pero syempre, hindi ko po kayo pinipilit. Kumbaga, kailangan natao sa inyong puso ang inyong pong paniniwala at ang pagwi-wish. At sa simpleng pamamaraan, grabe-grabe naman po ang balik. Kumbaga, konting punan, mamuhunan ka ng konti, palinis din naman ito, pantaboy ng mga bakterya, pang-akit ng swerte, suswertihin ka pa. Ano naman yung tipo na, sige, kim-kimin mo ng kim-kimin ang konting halaga mong pera, pagkatapos, mauubos at mauubos po ka agad yan, hirap ka agad ang mangyayari. Ngayon po, kung meron kayong mga ganyan, kikilos ka lamang, kung meron po kayo, kung wala kayong ganitong materyales na aking nabanggit, ay di ibang pampaswerte. Kung meron naman kayong mga luya-luya, bawang, asin, di ba? Depende po sa inyo kung ano pong meron kayo na sa inyong tahanan. Yun po inyo pong gagawin para hindi na lumabas at kayo po ay safe na dyan sa loob ng inyong tahanan. Mainam na meron kayong mga pampaswerte dahil once na meron kang pampaswerte, instead na matitindi ang magiging problema ninyo, yan po ay kumbaga yung problema ay marireverse po yan. Yung problema ay magiging swerte. Yung malas ay magiging swerte. Yung paghihirap ay magiging kasaganahan. Kaya subukan niyo po yan dahil yan po ay nangyari po sa akin. Kumbaga, ako po talaga ay sumuko sa kahirapan at yung mga pampaswerte, in-apply ko na nang in-apply at tunay naman na sinwerte. Basta kailangan, kung ikaw ay gagawa ng mga pampaswerte, sikreto lamang po ito mga bossing at huwag niyong ipagsabi. Hayaan niyo na lamang yung mga nakakilala po sa inyo ay ma-amaze sa mga magaganap po sa inyo. At kung may mga dumarating mang pagsubok, kapag kayo may pampaswerte, hindi ganun katitindi. At yung pagsubok na yan ay marireverse pa. Yung malas na yan ay magiging swerte pa. Yun lang po guys. Salamat po sa panonood. And don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing!